Alam nyo, pag nag-stay ka doon sa lugar na sinabi sa'yo ni Lord, God will bless you. Alam nyo dito, pag tinapos nyo po ang chapter 26 ng Genesis, paulit-ulit yung blessing ni Lord kay Isaac. Lahat ng hawakan niya, lahat ng itinim niya, nagbubunga. Lahat ng kanyang gawin, maganda ang napuproduce. Kasi, Positive Day Universe, this is Dr. Gigi Disunga from Rockstar Technologies Incorporated. And of course, IMG Rockstar. Magandang araw sa lahat ng mag-delivers natin. Alright, so ngayon, pag-usapan natin ang tungkol sa isang story kay Isaac during crisis. Continuation po to na mensahe ni Pastor nung Sundays. Sabi ko nga ulit, sabihin ko ulit sa inyo, no? Sabi ko, Pastor, gusto kong i-share yung message mo. Napakaganda, okay? Alright, so this is our topic today. Don't go to Egypt even during crisis. Don't go to Egypt even during crisis. Alright? So, story lang po, no? That time sa Old Testament, meron pong taggutom. Alright? May famine. So, ito po ang sinabi ni Lord kay Isaac. Sa kalagitnaan ng taggutom, ng kahirapan sa lugar na yon, nag-warning siya. Ito po, basahin natin, ha? Kung kayo may Bible, paki-check nyo na lang sa inyong Bible. Sundan nyo na lang po ako. Genesis chapter 26, verse 2. Ang sabi po sa verse 2, the Lord appeared to Isaac and said, don't go down to Egypt. Okay? Don't go down to Egypt. Live in the land where I'll tell you to live. Alright? Stay in this land for a while and I will be with you and bless you. So sabi ni Lord kay Isaac, tagutom ngayon, mahirap ang buhay, but don't go down to Egypt. Okay? Why? Bakit winarningan ni Lord si Isaac? Ganito, tinan po natin, ha? Kasi ang Egypt po, alam naman natin na it symbolizes worldliness. It symbolizes yung mga bagay na hindi natin dapat ginagawa. Baka mundo. Okay? Mga maling bagay. Yun ang makikita natin sa Egypt. So, ibig sabihin po, pag in-apply natin to, una-una sa atin po lahat, ha, sa panahon ng kahirapan, don't go to Egypt. Okay? So, alam nyo, minsan sa kahirapan ng buhay natin, sa atin, no, may mga ginagawa tayong mali eh, para lang makaiwas sa kahirapan. So kaya nga 'di ba, minsan magpapakasal ka dahil mayaman, pero hindi mo naman mahal, 'di ba? You go to Egypt pag ganun. You're going down to Egypt. So minsan naman, alam nating mali ang mga transaksyon, kasalanan ang mga gagawin. Itinutuloy pa rin natin kasi taghirap, 'di ba? Nahihirapan tayo sa buhay. We are going down to Egypt pag ginagawa natin 'yon. So, minsan alam naman natin na mali yung mga transaksyon, di ba? Mali yung gantong partnership, pero ginagawa pa rin natin, di ba? Kasi taggutom. So, we are going down to Egypt, okay? So, sa atin po lahat, first lesson natin ngayon, sa kabila ng kahirapan, kung nahihirapan ka sa buhay, don't go down to Egypt, okay? Huwag magpunta sa kasalanan, alright? So, second lesson natin, sabi po ni Lord kay Isaac, tuloy natin, sabi niya po, ayan, live in the land where I tell you to live. Alright? So, ibig sabihin po pala, listen po, sa atin po lahat, there is a place outside Egypt where God will bless you. Yung naiisip mong paraan para makatawid ka sa kahirapan, there is a place outside there that God will bless you there. Meron pong isang platform, isang lugar na paglalagyan sa'yo si Lord para i-bless ka niya. Alam nyo, ako nagpapasalamat po sa Panginoon kasi ang dami ko din pong inikot na platform. Ang dami ko po ring lugar na inikot para kung saan ba talaga ako ibibless ni Lord. Saan ba talaga ako pagpapalain ng Panginoon. Kaya ako nagpapasalamat po ako for this platform na binigyan niya sa atin. So, binigyan niya tayo ng IMG, yan, IMG community. So, salamat. This is the platform where sabi ni Lord, I will bless you. Binigyan tayong SMDC, binigyan tayong Reveal Beauty and Cosmetics, binigyan tayong Rockstar Technologies Incorporated. So, ang dami pong binigay ni Lord sa akin na kung saan niya ako binless. So, same with you. You don't need to go to Egypt para i-bless ka ni Lord. Outside Egypt, merong piniprepare si Lord na lugar para sa'yo. Para pasaganahin ka niya. Hindi mo kailangan magkasala para dumami ang pera mo. Hindi mo kailangan madumihan ang iyong mga kamay para magkaroon ka ng 1 million income a year. Okay? So, God is preparing a place for you. Alright? Okay? So, ngayon, ang second challenge
sa inyo, sa ating pong lahat, ay make sure you are there dun sa lugar na gustong nandun ka ni Lord. Okay? Kasi dun kanya pagpapalain. Pag saan kanya gusto, wala ka dun, hindi ka mabibless ni Lord. Diba? Wala ka dun eh. Diba? Kaya sabi niya kay ano, kaya sabi niya, I live in the land where I tell you. Sabi niya kay Isaac, kung saan ko sasabihin, dun ka magpunta. Kaya kung saan tayo pinapapunta ni Lord, kung saan kanya dinadala, dun ka kasi niya ibibless. Eh nung nakita, inalap ka, wala ka doon, paano kanya bibless, di ba? Umalis ka sa lugar na dapat nandun ka. Alright, and third. Third, tinan natin ha. So, verse 6 po. Tinan natin, okay? So, number 3 na po tayo. So, verse 6, ang sabi po dito. So, Isaac stayed in Gerar. Alright? So, nag-stay po si Isaac. Kung saan siya pinalagay ni Lord. Sinabi ni Lord na, you stay here. He stayed. Ibig sabihin, tiniis siya ang hirap. Nagtiis po muna siya sa hirap. Then, tinan natin ang verse 12 po. Ito po ang reward ni Lord. Alright? Isaac planted crops in that land and the same year reaped 100-fold because the Lord blessed him. Alam nyo, pag nag-stay ka, doon sa lugar na sinabi sa'yo ni Lord, God will bless you. Alam nyo dito, pag tinapos nyo po ang chapter 26 ng Genesis, paulit-ulit yung blessing ni Lord kay Isaac. Lahat ng hawakan niya, lahat ng itanim niya, nagbubunga. Lahat ng kanyang gawin, maganda ang napuproduce. Kasi, sinunod niya si Lord. Hindi siya nagpunta sa Egypt. Okay? Kaya sa atin pong lahat, believers, kumusta po? Nabibless ka ba ni Lord? O tingin mo, ay Doc, kulang pa po eh. Parang hindi ako nabibless. Baka wala ka sa tamang lugar. Okay? So, ang summary natin, ganito. Don't go down to Egypt in times of crisis. Kahit nahirap ka, huwag kang gagawa ng mali. Okay? Kasi after that, merong ibibigay sa'yo si Lord na lugar kung saan ibibless ka niya. Alright? Okay? So, simple lang ang message natin ngayon. Don't go down to Egypt. Stay where God told you to stay. Okay? Stay in Gerar. God is there. Alright? Stay in that place where God will bless you. Okay? Alright? So, bago tayo mag-end, announcement muna tayo. Sa lahat ng mga gustong matend ng ating free webinar, IMG Rockstar, if you want to invest sa mutual funds or avail sa Kaiser. Doc, ano ba ang Kaiser? Ang Kaiser po, 3-in-1 po yan. Life insurance, health insurance, and investment. And of course, Reveal Beauty and Cosmetics, for only 2,400, pwede ka na pong magnegosyo. Diyan mismo, sa barangay mo. Okay? And of course, 3-in-1 business package natin sa lahat na may negosyo. So, pwede ko po kayong i-coach. And second, pwede akong mag-seminar o mag-webinar sa inyong mga empleyado, lalo na sa marketing and sales. And third, I can vlog your business para ma-advertise po natin. Okay? Alright, so message lang po kayo. And of course, we are also doing online coaching, lalo sa lahat ng mga OFW. Nung Saturday, so na-coach natin si Sir Lowell. Hi, Sir Lowell. Sir Lowell. From Singapore. Thank you po. And pwede rin tayong face-to-face. Mag-PM lang po kayo sa personal lobby ko. Okay? Maraming salamat. And please share this video sa lahat ng mga kaibigan natin, kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayong mabago at mula dating buhay. Thank you very much, believers. Enjoy the rest of the day. Yeah. Let's go, let's go. Kape po tayo. Let's go.